Mula sa 80 piso nitong Hulyo, mahigit 300 hanggang 400 piso na po ang kada kilo ng puting sibuyas. Base po yan sa monitoring ng Department of Agriculture. Wala na rin daw mabiling puting sibuyas sa ilang bagsakan at malalaking pamilihan. At yan naman po ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Ilang araw lang hindi nakapamalengke si Aling Lorena. Laking gulat niya nang biglang sipa ang presyo ng sibuyas na puti. Paboritong sahog pa naman daw ito ng kanyang pamilya sa pork at beef steak. Hindi na kaya ng budget, 'di ba? Sobrang mahal na. So kung ganun ang menu na gagamitin, edi mas pipili ka doon sa mas mura na ilalagay mo sa mga ingredients mo. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, mula 250 pesos kada kilo noong Biyernes, tumalon sa 380 pesos kada kilo ang puting sibuyas ngayong araw. Sa Pretil Market sa Maynila, umabot pa sa 400 pesos ang kada kilo. Samantalang noong nakaraang buwan, 80 pesos lang ang kilo ng puting sibuyas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Nahirapan kami ibenta kasi inaayawan din ng tao. Sobrang mahal. May isa pong sibuyas po naghahalagang 70, 60. Binibitawan na nila po kasi sa sibuyas pa lang, mahal na. Isang peraso lang po yun. Sa bagsakan ng mga gulay sa Divisoria sa Maynila, ilang araw na raw walang dumarating ang supply ng puting sibuyas. Dahil walang mabili sa bagsakan, base sa pag-iikot ng DA, wala ring mabiling puting sibuyas sa malalaking palengke sa Metro Manila ngayong araw, maliban sa Pretil at Las Piñas Market. Sabi ng DA, Abril ang kadalasang anihan ng sibuyas. Kung naka-imbak sa cold storage, tatagal raw ang supply ng 4 o 5 buwan o hanggang Setyembre. Meron tayong ilang-ilang mga palengke na meron pang imported na white onion. Meron din po wala nang binibenta ng white onion. We've also received reports na meron pong mga restaurants na sabi na wala na silang mabiling white onion. So all of this will be part of our consultation this Wednesday. Ang sibuyas na pula naman, bagamat may supply pa ngayon, tumaas na ng 50 pesos kada kilo kumpara nung nakaraang buwan. Most of the time, ang kakulangan sa supplier po ay isa sa mga rason kung bakit tumataas ang presyo ng mga agricultural commodities. Dahil sa humihigpit na supply ng sibuyas sa bansa, pinag-aaralan na ngayon ng Department of Agriculture ang pag-aangkat nito, pati na ang pagtatakda ng suggested retail price sa pula at puting sibuyas. Ayon sa Department of Agriculture, mas kaunti rin daw kasi ang nagtatanim ng puting sibuyas sa bansa. Sa Miyerkules, magpupulong ang DA at producers, traders at retailers para talakayin kung gaano karami ang iaangkat na sibuyas at magkano ang itatak ng SRP. It will have to be considered hanggang kailan tayo kailangan ng onions at kailan ang susunod na harvest season para yung supply ng onions na iaangkat din natin ay hindi naman po tatama din sa ating harvest season. We are looking at on both red and white onion. Kung ang white onion po, ito po ay if we aangkat, we have to take into consideration in landed cost. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.